tayo nag-time and space warp sa detour natin dito sa Corregidor. Dahil ang dami yung mga old and historic sites. Kaya naman ngayon, ituloy natin ang ating mga discoveries as we go to the Japanese Tunnel. Tara, let's! Dati nag-rope ako yung buong Taralets team ko, duras-duras eh. Ngayon okay lang kasi dahon-dahon lang naman. Oo. Tsaka ano, tuyo naman. Summer na eh. Hindi mahirap madulas. Ay, ito na ba yun? Ito na ma'am, yung Japanese Tunnel. Yan, ang actually maraming tunnels in the island, built by the Americans and the Japanese at that time. Bakit po kung na-surrender na po ito sa Japanese, bakit pa nag-build pa po sila ng tunnel? Nung natalo po ng mga Japanese ang mga Americans, there were about 300 American prisoners left behind, all technical experts. Actually, sila ang naghukay, American prisoners. Bakit po pinaghukay ng mga Japanese ang mga Americans ng mga Japanese tunnels? Kasi ito pong mga tunnels na to, this serve as their bomb-proof shelter in case na meron na namang enemy na a-attack sa mga Japanese naman. So, ginamit nila ito as hiding place, bomb-proof shelter, and also parang dito sila nagpapahinga. Kaya pinapa-experience ko sa iyo itong short hike namin sa Japanese tunnel actually. Para ma-differentiate mo mamaya, experience mo rin yung American tunnel, which is the Malinta tunnel, the biggest tunnel in the island. Okay, so ilang minutes po naman yun? About mga 10 to 15 minutes lang short hike. At least ma-experience mo what is a Japanese tunnel. Okay, sige po. Pasok tayo sa loob. Tara, let's! Mga blessing. Sige po, mauna po kayo. It's still alive. Malamig ano? Malamig. Opo. Sa loob. Mm-mm. I've been doing this for, this is my 20 years na po na ginagawa ito. Sa dami na nang naidaan namin dito, wala na yung mga multo na yan. Oh, this is it. Ito ang aakyatin po natin. This is our way out. Kapo muna. Okay. Yeah. Opo, sige pa. Ingat lang mama. Hold on to the hangat. Ingat, hawak kayo sa tali. Ano naman po ngayon yung ating ano? Nakakapagod ano. Sobrang steep nung ano, nung daanan kaya mahirap siya. Pero okay naman, tiyo mo, nagawa ko in my skirt. Ano po tong baka na to? Akit rin po natin to? Yes, this at airship for about 12 feet kaya naglagay kami ng ladder. This is our way out. Okay, my turn. Careful. Grabe, ang windy. Okay. Shinen! Ano po itong nilabasan natin? This is an American building. Actually, this gun battery po din po ito. May canyon dyan on top of the building. So underneath, yan yung nakatago mga bala and gunpowders. So yung Japanese, naghukay sila ng tunnel under an American building. So if you're on top, hindi mo akalain na mayroong underground tunnel inside. Saan naman po ito papunta ngayon? Okay, this trail na po, we will go now to your favorite part ng hiking tour mo, the buffet lunch. Wow! Good job! How you know? Ngayon, kakain na tayo. Tara, let's! Wow! Look at that balete tree! Oo. Ano po, ba't po ganyan yung itsura ng building? Okay. Ito po ang building na to, nasira sa during the bombing. Ngayon, these are the houses, itong mga bahay ng mga higher rank officer. Two families in one building. The higher rank officer occupied the second floor, the low rank officer occupied the first floor. So ngayon, kinain na siya or overgrown na siya ng mga balete tree. Eventually, yes, no? So nung naging ano na siya, nung na-abandon na siya, kinain na siya ng puno.
Wala na pong labasan yan, hanggang dyan lang. Spotters look out for the incoming enemies from West Philippine Sea. Subukan ang lunch buffet dito sa Corregidor. At ngayon naman, for our last stop, nandito tayo sa Malinta Tunnel, which is also a historical site. Kaya syempre, hindi natin pwedeng palampasin yan. Tara, let's! Meron kasing lights and sound show dito sa loob ng tunnel. So siya yung naririnig natin ngayon. Yes, ito yung light and sound show. Saan naman po tayo papunta? Papunta tayo sa other side, sa west entrance. Nag-umpisa tayo sa east. Palalabas tayo sa dulo naman at the end of this tunnel. Ah, sa west entrance. So hindi na tayo babalik dito? Hindi na. This was the lateral occupied by Manuel L. Quezon nung nag-transfer ng seat of government from Manila Hotel. Ayan. So nagkaroon ng mas dito. Eh, this time naman, Andy, pupunta tayo ngayon sa 1,000-bed hospital. Kanina, ipinakita ko sa iyo yung ruins ng hospital na unang ginamit. Nung binomba yun, nasira, lumipat sila inside the tunnel. Yun yung 1,000-bed hospital. So, papasok tayo ngayon sa tunnel, sa lateral na to. So, ang Malinta tunnel po, hindi lang yung main tunnel, meron pa siyang maraming laterals. So yung mga laterals na yan on the side ng main tunnel, food and materials storage, ammunition, strategic arms staff field, machine shops, and also offices ng mga American officers. So this tunnel serve as bomb-proof shelter. So ito na, yung 1,000-bed hospital ng Malinta Tunnel. So itong unang tunnel na to, this serve as air ventilation. This is the lateral that has the door. Would you believe, this is still the original one? Wow. Yan. So itong lateral na to, this was exclusively for female doctors and nurses. So they lock themselves inside for their own safety. Ayan. So ito ang nurses quarters. At the end, there's a concrete, then steel bars. So safe sila inside. So itong on the sides niya ngayon, ito na. This is one of the patient's lateral ward. Meron siyang 10 ganito, 50 beds on one line in one side only, so a total of 100 patients. So a total of 1,000-bed hospital. So yan, lahat ng laterals mga ganito na siya on the sides. So, okay, pare-pareho lang yun sila. Pare-pareho na. Ano po meron dito? Bakit pull off limits? Kasi po ma'am, ito na yung talagang destruction niya. Hindi na nilinis ito, hindi na siya ginalaw. The whole tunnel, totally covered with rocks. So hindi po, wala po kayo makikitang liwanag from the west up to the east. Ganito po yun. Gumiba pala talaga siya. Parang tapos total iniwan nyo na siyang ganyan. Yes ma'am, hindi na po ginalaw ito. Hindi na siya nilinis. Yes. Ganito ka dilim dito pag walang mga ilaw. Oh. Ayun, lalabas na po tayo sa west entrance ng tunnel. Ando na yung pangalan niya. Yan. Okay, tara, let's! Finally! Nakalabas na rin. sobrang fascinating talaga ng mga structures dito sa Corregidor, palalong-lalo na ang Malinta Tunnel na kung saan sobrang I was so close to actual historical events, diba? Oh. And it's also nice to know and to be able to refresh your memory when it comes to these things that happened in the past in our country. Pero matanong ko lang po, bakit po yung name is Malinta? I forgot to ask. Nung hinuukay daw po ito, maraming linta, blood-sucking parasites na naglalabasan. So as they go further, many leeches coming out. So linta, maraming linta. So mga Pilipino, sumigaw sila ng Malinta, doon na nakuha ang pangalan. Tsaka itong tunnel na to, ma'am, ginawa siya for 10 long years. From 1922, completed 1932. Ang naghukay dito, long-time Filipino prisoners under an American engineers. Pero, yung pa isang nakalimutan ko, curious lang po ako, bakit Corregidor ba yung pangalan? Kasi po, during the Spanish time, lahat ng barko na pumapasok at lumalabas ng Manila Bay, tumitigil dito sa island to have their papers checked
or corrected. Hence the name Isla del Corregidor, the island of the corrector from the Spanish word corregir. Yeah. Okay. We're able to come up close and personal to these important details, you know, about our country that we should remember, about history. Kaya actually, sobrang nag-enjoy talaga ako sa first time ko na makapag-ikot dito sa Corregidor. Ngayong nakapunta na ako dito, marami na akong alam to ko sa kanyang lugar, pati na rin sa pangalan. Kaya kapag tinanong ako, I learned something new today. Maraming salamat po, Sir Edward, for being with me today and for touring us around beautiful Corregidor. I really hope to be back and be able to do the other activities and the other packages that you offer, ano? Kasi alam ko marami pa na ibang mga ways to be able to explore this place and also learn about our history. Yes, ma'am. It's a pleasure po na sana makabalik kayo and invite all your friends, mga kakilala ninyo. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you very much.